Ang PNP ay hindi na pinoprotektahan si VP Sara Duterte, kundi sila pa umano ang nagiging tangka sa buhay nito ayon kay Atty. Dina. Sa pinakabagong pahayag ni Atty. Dina, inihayag na na ang PNP o Philippine National Police na hindi na nila bibigyan ng proteksyon si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Atty. Dina, ang desisyong ito ay resulta ng mga pag-uusap sa pagitan ng PNP at ng iba pang ahensya ng gobyerno. Ang pag-aalala sa seguridad ng Vice Presidente ay patuloy na tinututukan, ngunit tila nagkaroon ng pagbabago sa estratehiya ng seguridad na ipapatupad para sa kanya. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto ng seguridad. Narito't ating antabayanan ng buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga may init at updated na balita. No, I just want to add, no, aside from the fact that what Marbil did was a breach of security for the Vice President, yung it would appear that the PNP now is no longer protecting the Vice President. It is only the AFP that is protecting the Vice President. So, what does that say about the PNP? Are they still protectors of the people when their motto is supposed to be protect and to serve? Mga so Pilipino, now, who are they protecting? Who are they serving? Kasi kung gagawin ng mga politiko i-oppress ang mga opposition, ang iisipin ng mga Pilipino, laban lang yan ng mga politiko. But what happened sa KOJC, it's no longer about si Pastor Kibuloy. Ito po yung mga kabataan na, mga bata na ho, ang ginanyan. Ito'y nagsisimbolo ng kaharasan o pagiging diktadorya ng gobyernong ito. Ulitin ko, ha, it's not about Pastor Kibuloy. Wala siya doon. Ginamit lang yung eksena ng Pastor Kibuloy. Pero wala ho siya doon, eh. Kita nyo naman ilang beses na, sino ba naman tangang? Alam mo na ngang wanted ka. Alam mo na ngang ilang beses na warrant na yan. Emma Kinulop, salamat po. Hindi, gumamit kayo ng utak kung meron kayo, ha, etong mga tanso. Ilang beses na pong sinerve yung warrant dyan? Pangatlo na yan. Sa tingin mo, tatambay pa dyan si Pastor Kibuloy? Pangatlo na yan. Ay, punta ako dyan. Dyan ako tatambay para mahuli ko. Anong katangahan yun? Hindi po tanga si Pastor Kibuloy na kapag tayo siya ng napakalaking church. Hindi po tanga yun, mama na yun. Alam niyang babalik-balikan siya dyan, ba't siya dyan tatambay? Siyempre, hindi siya dyan tatambay. Common sense naman yun. Kahit siguro isang taong walang katungkulan, ordinaryong Pilipino, binalikan siya dun, pangatlo na, dun pa rin siya tatambay? Kung gusto niya magtago? Ano ba naman kabubuhan yun? So, asan yung probable cause ng mga kapulisan at masasabi nilang nandun sa loob si Kibuloy nagtatago? Eh, logic-wise, hindi mo gagawin yun, eh. Tama, mali. Sa tingin, eto na lang, eh. Simpleng-simpleng tanong. Kung wari ikaw si Pastor Kibuloy, siya ka magtatago sa Davao? Hindi. Bakit? Alam na taga doon ka, eh. Ka magtatago sa KOJC? Hindi. Tama, mali. Simpi tatakas ka, saan ka pupunta? Baka to the moon. So, kasi nga, bakit to importante ito? Kasi tandaan ninyo, pagsiserve ng warrant, pwede lang puwersaing pasukin kung talagang sigurado ka at may probable cause ka na mukhang naandun. Sana nga, eto, ha, sana nga kung this is the first time na ginawa nila mag-serve ng warrant. Diba?
Eh hindi, pangatlo na ho ito. Yung una, failed. Sabihin, wala silang nahuli. Pangalawa, wala silang nahuli. Pangatlo, babalik ka mo, may daladala kang isang batalyon. Hindi, di ba common sense na lang? Pangatlo mo na, tapos magdadala ka ng isang batalyon? Eh, hindi mo nga nakita nung first and second? Isipin nyo to, hanggang ngayon daw binabantayan pa sila dun. Anong katangahan yun? Ni-radio na nga eh. Ay, ni-raid yung KOJC, dalawin ko nga, tignan ko yung mga kabataan doon. Ganon, si Pastor? Pupunta siya doon. Ay, asan na? Ni-raid yung KOJC, punta ako dyan. Ulitin ko ha, hindi ko alam kung nasan si Pastor. Pero sinong bobo naman ang pupunta doon, doon ka na nga hinanap. Tapos ba't anong binabantayan nyo dyan? Anong babantayan mo dyan? Na po, baka pumunta, dumalaw si Pastor, kunin niya yung mga kagamitan niya. Alam mo, may papakita ako sa inyo, susuplakin ko tong mga demonyon to. Kasi alam mo, hindi, kaming mga vlogger, balasubas lang. Liz, salamat po. Hindi, kami mga vlogger, balasubas lang sa vlog, sa social media. Pero pag ako, naka-interview ako ng hindi ko sinasang-ayunan, hindi ko naman babastusin. Ayun na totoo, di ba? Hindi ko babastusin kasi pumayag na ma-interview ito eh. So, matuto ka namang rumispeto. Hindi katulad nitong mga animal na to, ha? Attorney, nasan si Pastor? Oh, ayan, panoorin niyo itong mga animal na to. Wait lang, ha, sandali. Ah. In-interview nila si at buti na lang to si Attorney matalino at saka ito ha. Oh, play natin uli. Attorney, nasan si Pastor? Yan. Yan din ang tanong ko kung saan siya ngayon exactly. Oh, that's also my question. And that is why siguro kaya nangyayari itong maraming problema po ngayon. Pero kayo po ba yung nakapag-usap lately? Lately, wala po. The last time that I was able to talk to him was a long discussion prior to the issuance of the warrant of arrest issued by the Senate. You haven't talked to him since the warrants were released? Yes, I was not able to talk to him, but it was a long discussion before that was issued. We already talked about certain scenarios as to what would happen because somehow he was able to foresee that these things may happen. So that is why I can talk for him based on his last instructions to me. Attorney, agree ba kayo sa statement ni former President Digong na overkill yung raid? Ito na. Simula na yung magiging mga sarcastic nito mga gunggong na to. It was not only an overkill. I do believe, I have reasonable grounds to believe that it was even illegal, no? And why do I say that? Because under Rule 113, Section 11 of the revised rules on criminal procedure or rules on criminal procedure, there are three requisites, no? Before you can actually enter, a police officer can enter any enclosures or dwelling. And I believe that at least two, and there is even ground to believe that all three are not present in this case. And why do I say that? Because the first requisite is, it states that the public officer, no, that the person to be arrested is or is reasonably believed to be in said building. Oh, yun ang unang tatlong elemento daw. Number one, dapat talagang meron kang reason na napinaniniwalaan na talagang naandun sa loob yun. Yung tao na huhulihin mo. E doon pa lang sablay na. Bakit? E dalawang beses mo nang raid, wala doon eh. So sa tingin mo, babalik pa yun doon. Doon pa lang, bagsak na. Second element. Second,
that the police officer has announced his purpose and authority to make the arrest. And ayan, pangalawa, dapat sasabihin mo, mag-a-announce ka. Tandaan nyo ha, itong binabasa niya ni attorney, batas to ha. Ito ho'y batas, hindi ito opinion. Ito'y dapat sundin. Malinaw. And thirdly, the third requisite is that he has requested and been denied admittance. Now, as to the first requisite po, this is... Ibig sabihin, pagka dininay, doon na, pwede mo na. Eh, wala nga eh. Paano i-deny? Anong may echo? Ano siya sabi mo may echo? Ano ba yung anarot na echo-echo na yan? Na ikaw lang nakarinig ng echo? Baka may demonyo dyan sa inyo. Anong echo? Wala namang echo ah. Nyawa ka, anarot. Clear naman, ikaw lang nakarinig ng echo. Ano ka? Itapo mo na yung cellphone mo. Tingnan mo, ikaw lang nakarinig. Lahat sila ayos eh. Grievously violated because the operation, the raid, was conducted simultaneously in four different locations. Number one... Ito, malinaw to ha. Kasi importante yung elemento na sure ka na naandoon. Okay, kaya pwede mo i-serve doon at pwersahin pasukin kung nag-deny. Una, hindi mo nga sinabi, kaya... Paano kayo didenay kung hindi mo sinabi? Ito yung ano, apat na sabay-sabay yung raid. Kaya ang ganda ng paliwanag ni attorney dito, apat yun sabay-sabay na raid. Asan si Kibuloy dun? Ano siya? Ang alam ko, appointed son of God siya, hindi siya ano... hindi, mali. Tama. Oo. Hindi siya son of God, magkaiba yun. Diba? Ano ibig ko sabihin? Kung sigurado kang, halimbawa si Jay Guevara, sigurado kong nasa ano siya, nasa sabungan siya. Oh, hahanapin ko din ba siya sa basketball court? Hahanapin ko din ba siya sa grocery? Hahanapin ko din ba siya sa bahay niya? Hindi. Alam ko kasi nasa sabungan siya eh. Kaya doon ako magsiserve ng warrant. Dito, sabay-sabay na pinasok. So ibig sabihin, alam, hindi nila talaga alam kung asan si Pastor Kibuloy. Gets nyo? In the airport compound here, the KJC Central. Second is in the Prayer Mountain in Tamayong Kalinan. Third is in the, yung sa tuktok na talaga ng bundok, doon sa Glory Mountain din sa Kalinan. And fourth, in Kitbug in the Southern Province po, Sarangani Province. So, I cannot believe that Pastor Apollo C. Kibuloy would be reasonably believed to be in four places at the same time. And then, ganda ng paliwanag ni attorney dito, tas imamak nitong mga ewan ko sino tong mga animal na to. Arrest warrant likewise clearly indicated that his address is at KOJC Central in Buhangin, Davao City. So therefore, the search in the supposed arrest operation in Glory Mountain, in Tamayong Kalinan, in the Prayer Mountain, and in Kitbug, no, are, to my mind, illegal. Gets nyo kung bakit illegal? Kasi doon sa warrant, ang address ni Pastor Kibuloy nandun sa KOJC. So anong kinalaman nung tatlo pang lugar? Di ba? So ibig sabihin nun, nanguhula itong mga pulis kung asan si pastor. They do not have idea kung asan talaga si pastor. So there's no reason para pasukin. That's the point. Tuloy. Sasampahan niyo ba ng kaso, attorney? Yung yes, kapulisan? Sasampahan niyo ba ng kaso? Itong sinasabi niyong illegal, so pwede niyong sampahan ng kaso yung mga nag-serve ng warrant o yung nag-utos?
There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest, because in Kalinan, in Glory Mountain, there were 9 members who were unlawfully arrested, and all the requisites of an unlawful arrest under Article 269 is present. Grabe ito, magpaliwanag, ano? Eh kasi, ano ito, professor eh. Kasi talagang sinasabi niya, unlawful yung arrest doon sa isang lugar na ginawa. Bakit? Ano lang ba ang lawful arrest na hindi kailangan ng warrant? Ipapaliwanag niya ngayon. It's also a probable violation of Article 132, which is interruption of religious worship, because here in KOJC Central, in Buhangin, the operation was conducted at 3:45 in the morning to 4 o'clock. And that is actually the time of the devotional prayer of the members of KOJC, of the Kingdom of Jesus Christ. And if you... Oh, sabi nito, boss, bana, tip ko lang po, dapat maganda ng generator ang... Meron. Yung generator ng KOJC, pwedeng pailawin ng buong Dabao. Hindi nyo alam yun. Pinalita yun. Kaya malupit yan. To interrupt that, that is actually a manifestation or a ceremony of a religious nature, and that is actually criminal in nature likewise. The destruction of the fence. Oh. So sinabi niya, criminal yung ginawa na pagpasok sa isang sumasamba yung mga tao. Naku po. Tandaan ninyo, ito ha, church po yan. Hindi po yan kung ano-ano. Ang definition ng niyang buong kingdom is a church. So hindi ka pwedeng basta-basang manghihimasok dyan. Naku po. Ulog sila sa banga dito. O, pangalawa, yung pagsira. Can also constitute as malicious mischief, especially in the light of the fact that the entry was done without prior request to enter. No? And they know already that the administrator of all the properties of the kingdom is the former president. Yung mga umiirit na galing dun sa katulad ni, sabi ni Panelo, boss, bakit kasi 3M? Tanong nyo sa kanya. Huwag nyo sa akin itanong. Ano, ipapaliwanag ko yun? Hindi, joke lang. Alam mo, sabi ni Attorney, kasi makinig din po kayo dun sa ibang mga abogado, kasi sabi ni Attorney Trixie, the warrant can be served day or night. Yun ang nakalagay sa batas. So, ibig sabihin, any time of the day, pwedeng iserve ang warrant. Okay? So, it's no longer a question of warrant. Kung anong oras. Sorry, hindi pala yung warrant. Kung ano yung oras. Any time of the day, pwedeng iserve ang warrant. Okay? Mr. Grumpy ka talaga, banatbay. Hindi kasi... Yung iba kasi hihirit yan. Napanood mo yan ni attorney. Napanood mo. Kita nyo, nanonood tayo dito. Nagre-react tayo dito. Napanood mo. Bukas, magre-react tayo dun sa ibang pinasasabi nyo napanood ko. Marilyn, salamat po. Kung ano yung pinapanood natin, yun ang ating ire-react muna. Pwede ba? Concentrate muna tayo dito. Pwede? Ang gulo nyo eh! Para kayong nasa school eh. Nagtuturo yung teacher, biglang sasabihin mo, Prof, sabi ng professor ko sa kabila, iba ang ano eh. Eh di pumunta ka na lang doon. Dinidiscuss nga natin sinasabi ni attorney. Okay ba? Ang kakaintindihan oh. Iirit na naman, sabi ni attorney ganito. De, joke lang yan, dinojoke ko lang kayo. Feel ko lang maging grumpy lagi. Rodrigo Duterte, and President Rodrigo Duterte has, consent has not been secured, and if you destroy our... Alam mo, ang galing nitong ginawa ng ano, ang galing ng KOJC. Kasi... Di ba nilipat nila kay Pangulong Duterte yung pamamahala ng lahat ng property ni Kibuloy, ni Pastor? Eh kasama niyang kay OJC. So ibig sabihin, caretaker na si Pangulong Duterte ng kay OJC. So kung papasukin at papasukin mo yung kay OJC, kailangan mo magpaalam kay Pangulong Duterte.
Nayari sila doon. Di ba? Nayari sila doon. Hindi nila alam yun. Eh kasi nga, lusob kayo na lusob. Sunod lang kayo na sunod sa utos ng amo nyo. O yan, yeah, nadali kayo. Nagets nyo? Dali si... Kasi hindi tama nga naman. Di ba? Kunwari, isi-serve mo yung warrant sa isang tao. Halimbawa, nagtago kunwari lang si Jay Guevara, nagka-warrant. Halimbawa lang naman. Oh, kunwari, eh tapos nag-ano siya, nandun siya sa SMNI. Hindi pa pwedeng basta-basta papasok yung pulis doon. Eh ano, huli namin si Jay Guevara dyan. Kailangan ka magpaalam doon sa may-ari o doon sa mismong in-charge doon sa lugar na yun. Yung SMNI. Tama? Gets nyo ba? Kasi pag hindi, tandaan ninyo, ilagay natin siya tama ito. Or else, pwede kang gawa ng rason ng kahit sino man. Oh, nandyan si ganito sa inyo. Nandyan si Boy Ahas sa inyo. Wanted siya. Sino si Boy Ahas? Basta nandyan siya sa inyo, kaya kahalughugin namin yung lugar nyo. Hindi pwedeng ganun. Gets nyo ba? Hindi pwedeng basta-basta kang papasok. Eh, ang problema ito. Yung KOJC, nasa pamamahala na ni Pangulong Duterte. Yari sila ngayon, no? Diba? Oh. Gago! Oh, yun ang masasabi ko. Right key defense without prior consent on the part of the owner thereof. Of course, that is a criminal violation. That is a crime. Attorney. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung biglang mga tanong. Walang follow-up question. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Hindi maintindihan ng mga host. Or, ayaw intindihin ng mga host. Dahil galit lang sila kay Duterte at kay Kibuloy. That's the truth. Hindi sila nakikinig sa sagot ni attorney. Or talagang tanga lang sila. Hindi, kayo ang tumantya ha. Dalawa lang naman yan eh. Pinapaliwanag ni attorney kung bakit illegal. Pinapaliwanag ni attorney lahat kung ano yung nangyari. Tingnan mo yung mga reaction nitong mga nag-interview sa kanya. Dalawa lang yan. It's either tanga talaga kayo, hindi nyo maintindihan. Or pangalawa, ipinagpipilitan nyo lang yung gusto nyo kasi nga galit kayo kay Kibuloy at kay Pangulong Duterte. The last time you talked to your client was before the arrest warrant was made or issued. The police have searched four places. There is no Pastor Kibuloy. The pastor himself has said that he fears for his life. Attorney, my question is the pastor in hiding? Legally, I don't think he is in hiding because... Take note, legally. Why? Because he is coming from a legal description ng nagtatago. Mamaya, may hihirik dyan ng katangahan. Tingnan nyo. Pakinggan nyo. Oh. He is availing of the options that are available to him under the law. I think he already intimated his reason. He has genuine grounds to believe that he might be a victim of extraordinary rendition to be conducted by the United States of America. And he actually intimated or clearly stated his request to the Philippine government that there is at least a formal declaration that the United States of America should not be allowed to intervene in purely domestic matters. And we already explained that this is a legal request in the light of the social contract theory that we surrender some of our rights to the government and the government in return should protect us. And what is that protection? Protection against territorial interference insofar as domestic affairs is concerned. It is not an unreasonable request that the United States of America should be prevented from interfering in the domestic affairs, especially judicial proceedings in our country. Pero di ba, attorney, you don't want to say that. Ena. Nangigigil na sila. Kasi hindi nila maintindihan yung legal definition. Manggigigil na sila lahat, sabay-sabay na sila. You don't want to say that he is in hiding. So what do we call the situation? He's making himself unavailable? He is making himself unavailable. He cannot just be found, and that is one of his options under the law. Because note that options under the law. Okay,
The legal term fugitive from justice in the famous Rodriguez case states that a person can be considered as a fugitive from justice if there is already a conviction against him. And to all those persons who, after being charged, flee to avoid prosecution. In this case... Oh, dalawa yun. Pag guilty, at saka tumatakbo na to be persecuted. So, yun yung sinasabi, persecution. So, ibig sabihin, hindi pa po... At yan po ay nanggagaling sa jurisprudence. Ibig sabihin po ng jurisprudence... Meron ng case na nangyari yan noon na nagdesisyon ng korte at sinabing ganito. Ang definition ng isang fugitive. Nagigets nyo? O syempre, pakinggan nyo, sagot na naman itong tatlong to. There is still a legal question as to the phrase after being charged simply because of the fact that we are questioning the indictment on the ground that... there was really no probable cause against him, but the more meaty part is that there is violation of his right to speedy disposition of cases in Kagang versus Sandigan Bayan, Katamco versus Sandigan Bayan, and such other host of cases. The Supreme Court has stated that if there is grave violation of the right of an accused to speedy disposition of cases, then there is no valid information and the information is void and therefore the warrant of arrest is void. And if a person avails of such right, we file the motion for reconsideration from the resolution of the Department of Justice and it is still pending until now. Gets? Pending pa kasi. Meron pang legal remedies na ginawa yung mga abogado eh. So ibig sabihin, hindi pa pwedeng sabihin na siya ay fugitive na at nagtatago. Kasi yan yung hirit ng mga tanga. Hindi, totoo. Yan ang mga hirit ng mga tangang troll eh. Eh bakit kasi nagtatago si ano? Bakit din nila siya tumakbo? Nagtatago siya sa batas. Tanga eh. Ganun talaga ang tanga eh. Nagigets nyo? Ganun ang tanga kasi tandaan niyo legal battle to. Meron yan tinatawag na hindi ka pa naman... Hinahanap ng batas eh. Ikaw ay winarant lang para sumagot. Ito na nga, sumagot ka na. Humihingi ng motion yung lawyer to reconsider. So, wala pang desisyon ng DOJ para sabihin, ah, ganito, ganito, ganito. Sa madaling salita, wala pang tumatakbo. Ulitin ko ha, iba yung batas o iba yung hatol ng Amerika. Iba yung FBI wanted na yon. Iba yon sa Pilipinas. Nagigets nyo? Kasi hihirit na naman yung mga tangang troll. Sasabi nila, eh, wanted na siya sa Amerika. Eh, tanga. Nasa Amerika yon, hindi dito. Dito, hindi pa siya tinatawag na fugitive. Okay? Kasi nga, may legal remedies pa na kinakaharap itong abogado na i-file nila para magkaroon ng motion na ma-dismiss. And whose fault is that? That is the fault of the Department of Justice for again. Ulitin natin. Kaninong kasalanan yun na hindi pa dinidinig o hindi pa sumasagot? DOJ. Nagegets nyo? Oh. Delay the disposition of this case. So therefore, if he avails of that, right, and in the meantime waits for it to be ruled upon by the court, you cannot legally tell that he is a fugitive from justice. So therefore, I have reasonable grounds to say that he is not in hiding. He is simply... Palakpakan! Siyempre, hindi nila maintindihan nung tatlo. Hindi ko alam kung hindi maintindihan nung tatlo o nagbibingi-bingihan yung tatlo. Hindi, alam nyo, kaya dapat talaga ako kukunin ko tong abogado sa susunod na kaso ko. Grabe! Ano? Ayoko na! Di ba? Attorney, would you know what? Ayan na, nagkakagulo na sila. Ah, sabi nila, tangina, nagmukha kaming tanga dito ah. Oh, hindi na nila alam kung anong sasabihin nila. Oh, nagkagulo na yung tatlo, apat. Oh. Please, if he's still in the Philippines. Iba-iba na tanong. Diba? Yari na! Iba-iba na yung tanong.
That I really do not know as of the moment. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty. But I communicate with his leaders every day. And as a matter of fact, I am now inside the JMC compound, KOJC compound. Nasa coffee shop siya sa tingin ko. Masarap yung kape dyan eh. Which was the place of the raid yesterday. So, attorney... And can you clarify if there is a search warrant? Kasi yun ang sinasabi. Gali! Ala! Hahatulan ko na kayo. Ang tanong nung isa, attorney, can you confirm na there's a search warrant? Hey! Hindi nyo alam! Kanina pa kayo nag-uusap? Hindi... Hindi man lang kayo nag-research? Sorry, ah. Pagpasensya nyo na ako, ah. Kayo ang tunay na reporter, hindi kami. Kayo ang tunay na nag-aral sa journalist nyo. Pero hindi nyo man lang alam kung ano yung isiniserve doon. Tinanong nyo pa, may search warrant ba, attorney? Are you serious? Ang haba na ng tanong. Nakailang 9 minutes na kayo, dinaig nyo na si Mike Abe. Hanggang ngayon, di nyo alam kung ano yung sinerve, kung search warrant o arrest warrant. Patay tayo niyan. Kaya pala hindi nyo maintindihan eh. Hindi kasi, ito, malaki yung pinagkaiba nun eh. Yung protocol, yung proseso, para iserve yun, kung anong gagawin dun, napaka-importante kung warrant, arrest warrant, or search warrant. Malaking bagay yun. Kaya pagka hindi mo alam yun, maliligaw ka talaga. Seryoso ito mga media na to. Jay Guevara, mas may utak ka pa dito eh. Mas may utak pa yung mga banateros na nakikinig dito eh. Sige nga, kayo nga tanongin ko, ano yung sinerve? Search warrant o arrest warrant? Sige nga, kayo nga sumagot. Number one, search warrant. Number two, arrest warrant. Ano ang sinerve? Number one o number two? Kape yung sinerve. Number two, Randall Bunagan. Arrest warrant. Ay nako. Yun na nga po. There was no search warrant. Wala pong search warrant. Nung dumating ako, 3:45 a.m., nakatulog kasi ako 2:30 kasi po, din po ako ng law school, nag-aaral po tayo, maraming tayong kaso. 2:30 na ako nakarating. Eh, 3:45 pala sila dito. They arrived here at 3:45 a.m. And, you know, wala pong pasabi. Diretso ka agad. Eh, it turned out, hindi pala mga taga Davao yun. Taga Region 10 pala yun. Yung mga pulis. Kaya wala silang knowledge as to the terrain, no? Eh, diretso silang umakyat. Eh, hindi naman po pwede yun because Rule 113, Section 11 states that even if you are a warrant of arrest, you should secure the consent of the person who is the owner of the building or enclosure or the facility. You could not just enter the property armed only by an arrest warrant, no? It is only after you announce your purpose, Rule 113, Section 11, states that, and if you are refused admittance, that you can break entry, no? That's the rule. But it... So una, ang proper, andito kami, isiserve namin yung warrant. Pag hindi pumayag, that's the time you can break yung property. Sinasite nga ni attorney yung ano na yan, yung batas na yan. Naku po. In this case, hindi po na-follow yun eh. Wala nang tawag doon sa administrator ng property. And who is the administrator? Si President Rodrigo Duterte po. Yo, dali sila doon. President, meron po kaming arrest warrant dito. Sigurado ako mapapagalitan sila kasi no May 11, 2024, nag-serve na sila ng arrest warrant. Pangatlo na po itong service na search warrant na ito. Oh, naku po. Ang pangalan po niya si Attorney Israelito Bobet
Torreon. O yan, ha? Meron tayong number niya. Attorney! Ang hirap ng mga kausap mo, medyo mahina ang ano, ha? Ang nakaano pa siguro, Intel Celeron pa yan. And under the rules, the police officers, no, are mandated to render a report of the warrant, return ang tawag niyan, no, within 10. Eh, sinasabi rin ni Attorney Trixie, 'di ba, sinerve yung first and second. Dapat isosoli mo muna, sasabihin mo sa korte, ay wala dito. Magre-report ka kasi. Tandaan niyo, para lang sa kaalaman natin, yung warrant, hindi po inimbento yan ng pulis. Para lang alam natin, ha? Yung warrant, ini-issue po ng korte yan. Sasabihin ng korte, ito yung warrant. Oh, puntaan nyo na. Oh, ngayon, ikaw bilang tagapagpatupad ng batas, pulis ka. Dadali mo, daladala mo. Oh, pagdating mo doon, isa-serve mo yung warrant. Oh, pag wala, ibabalik mo ngayon sa korte. Sasabihin mo doon sa court, ay, ano, wala pala. Oh, yun nga, kini-question pa rin ni attorney, bakit ganun, wala. Attorney. May order na nga yung judge na na-recognize niya yung return. Ang proper procedure po, dapat nag-file po sila ng motion for issuance of alias warrant of arrest. Hindi ginawa yun . Nagets nyo? Sinoli na nila pero wala pang bago. Yan ang problema sa kanila . Galaw ng galaw. Alam mo, alam nyo ba na maraming pulis ang nadedemanda? Hindi, ito walang biro ito ha. May mga kaibigan akong pulis, di ba? Maraming pulis ang nadedemanda dahil sa mali-maling ginagawa. Hindi nila alam minsan yung... which is minsan, kasalanan din kasi nung mga boss nila . Yung mga boss, hindi nagpapaliwanag. Kasi pag nagkamali ka, hindi naman ang mananagot mo yung boss . Ang mananagot, ikaw. Ikaw kasi yung nag-execute nung certain na utos na yon. Sumunod ka sa maling utos. Hindi mo naman pwedeng sabihin nung judge na, kasalanan nung nag-utos sa'yo. Hindi. Sasabihin nung judge, bakit mo sinunod? Hindi mo alam. Tandaan mo, ignorance of the law does not excuse anyone. Ibig sabihin, kung tanga ka, kung hindi mo alam yung batas at lumabag ka doon, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam, bawal lumihi. Ay, sorry, iba yun. Hindi ko alam yan. Hindi pa pwedeng ganun. Kaya nga nag-aaral po yung mga pulis ng criminology, di ba? Kasi nga, inaalam nila yung mga batas dyan. Pag nagkamali ka dyan, pwede kang sampahan. Hindi yung boss mo ang sasampahan, ikaw yung nagpatupad nun . Ignorance of law, excuses, no. Pinaganda mo lang . Same lang din yun . Yung mga iba dyan, masyadong . As long as we understand each other, it's important. It's excusable. O, tuloy. At during the time of the service po, wala namang warrant officer. Walang warrant officer from the court. Lahat po sila, mga full military gear, full battle gear. Ako, feeling ko yung mga nasa likod yung warrant officer . Tandaan nyo, may ganyan. Kaya nga, alam nyo, kung ako sobrang ako, eto promise ha, kung merong kabataan dito, makinig kayo sa akin ha. Kung may mga kabataan dito, makinig kayo! Ako talaga nagsisisi ako. I did not heed to the advice of my father. Na sana kung isipin nyo kung nagloko. Ano, mas marami akong gagaguhin dito. Marami talaga akong babanatan. Hindi, totoo yun. Ngayon, napipilitan akong aralin yung batas . Pero kung siguro nagloko, ako po. Alayo na narating ko. Umabot na ako ng Africa. Hindi, totoo po. Kaya kayo mga kabataan kayo, yung mga bata dyan. Kung kayo, sinabihan kayo na mag-abogado, kayo mag-abogado. Kaya ako, laking sisi ko . Sabi ko, kung nag-abogado siguro ako, baka sekretary na ako. Ay, hindi. Biro lang. Totoo, di ba? Kasi, alam mo, malaking bagay ito . Yung mga ganyang bagay na, halimbawa, yung kailangan mo ng warrant officer, hindi pa pwedeng basta-basta kung sino. Hindi pa pwedeng ganito. Baka kasi akala ng iba, basta pulis, pwede yan. Sap yan . May purpose ang bawat pulis, may departamento yan, hindi pwedeng basta-basta ikaw lang, basta ako lulusubing ko sila, pulis ako. Hindi ganun yun, ha? Ang SAP, ginagamit yan pang battle, hindi yan pwedeng basta-basta lulusubupunta dyan. Ito, warrant, hulihin ka namin.
Hindi, kailangan may daladalang warrant officer yan. Meron talagang kasama yan. Siyempre, nagsiservice yung mga members ni Pastor, nagulantang. And what would be the initial reaction of a man when his castle, when his home is invaded? He would naturally defend the castle because according to US versus Aras. Pansin nyo, kahapon nung dinidiscuss natin to, marami silang sinasabi nung kay Spokes Roque. Di ba? Ang dami nilang tanong. Dito kay attorney, hindi ko sinasabing mahina si Spokes Roque. Ha? Kaya lang si Spokes Roque, hindi niya ano eh, hindi niya, alam niya kasi, alam ni Roque na tinatarantado siya nitong tatlo. Kaya hindi niya ano, eh ito, iba yung approach. Ang approach nito, pinaliwanag niya talaga. Itong apat na to, na caught off guard sila. Nagigets nyo? Na caught off guard sila. Shit, batalino pala tong abogado ni Kibuloy. Ayan ang mahirap sa inyo. Kasi kayo, basta lang kayo makabatikos. Sayo, the Supreme Court clearly stated that however powerful a king may be, a human being, a person, is a king in his own home. That is his own castle. So you could not just violate the privacy of the home, of our house, or a dwelling, or even a facility without the consent of the owner. That is one of the most cherished concepts of all civilized society. Attorney, for a non-lawyer like me, nahihirapan akong sundan yung jurisprudence. Non-lawyer like me, yung lumayas ka na dyan! Hindi mo pala alam, magtatanong ka. Sana man lang nag-aral kayo. Hindi ah, sorry ah, sorry po ah, sorry. Pero alam mong may, kasi ano eh, alam ko kasi diba may SMA na yun kami. Pag meron kaming ini-interview, kailangan napag-aralan namin, hindi kami mukhang tanga. Diba? Hindi, syempre, alam mo naman, tambay lang din kami. So, kailangan mag-double time kami na pag-aralan, alamin kung ano yung mga issue at kailangan siguraduhin namin yung interview namin, alam namin kung ano yung mga topic na ilalabas niya. Dito parang... na binabanggit nyo. Pero dalawang simpleng tanong lang. Kung as a lawyer, anong i-advise nyo kay Pastor Kibuloy? Should he surrender? Should he hide? Ikalawa ay, may possibility ba, yung tanong ni Ami kanina, may possibility ba na sa labas na siya ng bansa? Dahil sabi niyo kasi hindi niyo alam kung nandito siya sa loob o nasa labas. So, may possibility na nasa labas na rin siya ng bansa? Ang lalim ng tanong, palakpakan natin. Kasasabi lang kanina, na hindi alam ni attorney kung asan si Pastor Kibuloy. Sa tingin mo, asan na siya ngayon? Nasa ibang bansa na ba siya? Di ba kasasabi lang, hindi niya nga alam kung asan? Hindi, yan yung mga tanong na nananong. Ah, sinusubukan nilang i-booking si attorney. Eh, kakasagot na nga niya eh. Hindi ko nga alam kung asan eh. Huling pag-uusap namin, wala pa siyang warrant noon. Naalala niyo yung sinabi niya kanina? Ba't ako natandaan ko? Sabi niya, huling pag-uusap namin ni Pastor Kibuloy nung wala pa siyang warrant noon. Hindi ko alam kung asan siya ngayon. Ngayon, ito yung tanong. Sa tingin niyo, nasa ibang bansa siya? Naku, may tawag dyan. Hahatulan na kita. Tuloy. Only Pastor Apollo C. Kibuloy can answer that. But as to I like your answer. Attorney, that's the right answer. Overrule. Only Pastor Kibuloy can answer you. Ha, 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 ha
sasabi lang sa hindi nga niya, alam kong asan eh. Sino ba bang makakasagot sa'yo? Answer your first question po, sir. If you are a lawyer and you are asked an opinion by your client, no? I believe that you have to provide him options because that is not your choice. You have to provide him perhaps 3 options and you let him decide. You have to conduct a SWOT analysis to him. What are the strengths, weaknesses? What are the threats if you do this? Now, what are... Alam mo kung bakit? Hinuhuli kasi si attorney. Kung ikaw ang attorney, anong ma-advise mo? Tinitingnan kung saan siya papanik, kung ano. Hindi, kasi yan yung mga tanong na nananong eh. Kung ikaw, attorney, ipapayo mo ba na isumuko na siya? O ipapayo mo na tumakbo siya sa batas? Mga ganyan eh, di ba? Para pag sinagot mo na, hindi, ang ipapayo ko dyan, wag muna siyang sumuko. O, pwede ka ngayon sabihin na, oh, tinatago mo siya, ano, Pastor Kibuloy. Di ba, ganun eh. Ganun yung dating eh. Kaya lang, eto, sagot niya. Bilang abogado, hindi ako ang nagdidesisyon yan. Tatagalogin ko lang sinabi niya dito, ah. Bilang abogado, magbibigay ako ng option sa kanya at siya ang magdesisyon. Boom! Your Honor! Hindi ko po maalala, Your Honor. Your Honor, hindi ko po maalala talaga kung ano yung sinabi ko kay Pastor. Your Honor. Are the advantages and disadvantages, but you let your client decide. In this case, he has made his decision, and whatever may be my opinion contrary to such a decision, I have to respect him because in the final analysis, that is his person. That is his right, and I have to respect his right on the matter. Pero based on the SWOT na binigay niyo, attorney, nakapag-binigay na kanilang tatlong options. Sabay-sabay na sila. Kasi, sabi nila, parang ano ah, nawala tayo sa plano nating i-booking ha. Oh, di ba? Diego Latigo, isa-isa lang, sabi ni Diego Latigo, buti pa kami banateros. Hindi kami sabay-sabay nagtatanong. Di ba? Pansinin nyo, pag kami talaga nagbibigay, sila hindi eh, atat na atat na mahuli. Nasabay-sabay na sila nagtatanong. The option is to surrender. You remember, Senator Lacson po would forgive me. During that time po, meron din pong warrant si Senator Lacson. But he waited. He waited until the Court of Appeals decided that there is no probable cause against him and he appeared. That's one of the right of a person. Patay. May example pa. Diba si Lacson nga? Oh, wanted din siya, winarant din siya. Ano sabi? Inantay niya muna mag-desisyon yung Court of Appeals. That's the time na nag-appear siya nung sinabing binaligtad. Oh, di ba? Patay sila ngayon. Ay, sandali. Hindi ko na-research yun. Sabi siguro na itong tatlong apat na to. Hindi ko na-research yun. Ah. Nasusunod kasi, mag-research kayo bago kayo mag-interview ng abogado. There is a warrant of arrest, especially if you question the finding of probable cause, which in this case is really questionable. Imagine those cases were already dismissed 4 years ago. Andali, lagyan natin ng music ng konti ito. Itong tatlong to eh. Meron din. Andali. Ano, hirap? Hirap bang intindihin, mga sir? Patay tayo dyan. Kung waran si Senator Lacson, but he waited. He waited until the Court of Appeals decided that there is no probable cause against him and he appeared. That's one of the rights of a person if there is a warrant of arrest, especially if you question the finding of probable cause, which in this case is really questionable. Imagine those cases were already dismissed 4 years ago, and then we filed a motion for early resolution. Wala pong nangyari. You let 4 years to pass by in the Department of Justice,
And then all of a sudden, simply because it has become fashionable to attack Pastor Apollo Siquiboloy through the Senate hearings, through Senator Risa Hontiveros, who issued or spewed... Ayan yung sinasabi ni Atty. Torrio na kailangan ng speedy trial. Kasi remember, mahigit 4 years na ito. Walang nangyayari dun sa case. Suddenly nabuhay because Hontiveros eh binuhay. Diba? Biglang nabuhay ito basta-basta. Kaya nga sinasabi niya, bakit ganun? So, ito yung hinihirit niya sa korte ngayon. Oh, naku, hindi na naman nakapag-research yung mga reporter. Nangyari tayo dyan. Virulent comments against him. Then, all of a sudden, there is a resolution which is even highly questionable. Meron... Nagets nyo? Bigla-bigla na lang may resolution na iwaran siya. After 4 years na walang nangyayari, wala lahat, walang bago. Kasi tandaan ninyo, importante kasi yung details eh. Walang bago doon sa kaso niya, biglang, suddenly, isang pitik ni Hontiveros. Hindi ko alam kung si Hontiveros yung pumitik o yung nasa Malacanang o baka naman tong si Tamba. Hindi natin alam kasi tandaan ninyo, ako naniniwala kasi ko si Tamba to eh. Bakit? Ang unang tinarget ng SMNI, hindi naman sa tinarget, o unang nakantil ng SMNI, tandaan nyo, nagsimula to kay Ka Eric at saka kay Badoy. Na kung saan, inano yung travel expenses ni Tamba. Doon nagsimula lahat tong ano eh. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Hanggang eventually, napunta na sa Senate, hanggang biglang nabuhay. Nagigets nyo? Nako. Ang preliminary investigation sa Davao City, doon sa Pasig mo i-file, kailan ba naging rule natin na kung... Importante pa yan, pinaliwanag din sa akin ni Attorney Roque yan. At saka ni Attorney Topacio. Kasi merong inilalabas ang Supreme Court patungkol ho dyan. May bagong batas na nilabas ang Supreme Court na hindi ka ba pwedeng kung saan-saan mag-file pagdating doon sa libel. So pinapaliwanag nga nila sa akin, napaka-importante yan kasi ginagawa yan ng ilan para papuntahin ng paganun-ganun yung mga kaso. So eventually, nagkaroon na ng desisyon ng korte dyan na kung saan na-commit yung crime, dapat doon lang. So nagtataka nga sila kung sinasabi nilang taga Davao o Davao yung nangyari yung crime, bakit biglang inilipat sa Pasig? Diba? Pinagdududahan ba nila yung korte ng Davao? So parang sinasabi nilang bilang DOJ, pinagdududahan namin yung korte ng Davao? Ganon? Oh, kaya naku po, nga talaga itong mga to. Ang crime sa Pasig City, ang preliminary investigation gagawin sa Davao City. The laws are flying po, Ma'am Ami. And that is precisely why we are valiantly questioning the resolution as against Pastor Apollo. Ayan yung mga naka-blue eh. Sila yung may daladalang folder eh. Huli na sila pumasok, hindi nyo napansin. Nauna ito mga nakabihes. Oh, Ma'am Ami. Oh, kanina yan eh. Hindi ito yung sa loob ah. Yan yung kanina pa. And that is precise. Eh, mga naka-polder na yan, yan na may daladala siguro ng warrant. Why we are valiantly questioning the resolution as against Pastor Apollo Siquiboloy. Pero sir, like Ping Lacson, of course, Pastor Kibuloy has the legal recourse to question the validity of the arrest warrant. That's a given. I think that's what the Supreme Court ruling was about it. But at the same time, that does not erase the fact that he's still a fugitive because there is an arrest warrant again. Yan, ipipilit na naman niya yung fugitive. Tingnan niyo sagot ni Attorney Carreon, ha? Naku po, napakagaling ni Attorney Torrio na talaga. The court has ordered his arrest for him to appear before the court, and you also have an arrest warrant coming from the Senate. So I know you're saying that he's not in hiding, that he is not a fugitive, but I don't want to also quibble about terminologies because, you know, whichever way you cut the cake, you are cutting the cake. In this case, he... You are cutting the cake daw. Kasi parang nagpapalusot, parang... Ah, palusot niyo lang kasi ganito ganito. Oh, pero tinanong niya sagot. He's wanted by the courts and he's taking the recourse of going to the legal process. I understand that. But still, he's still in hiding. With due respect, are you a lawyer po, sir? No, sir. I'm not. Nakita niyo?
pinapangaralan nito ni isa na hindi, you're cutting na kayo. Hindi, nagpapalusot kayo. Hindi, ano. Parang ganun ang dating niya eh. Hindi yan ang legal term. Hindi ganyan dapat ang tawag kasi tumatakbo na siya sa batas. Sagot lang niya, Torneng Carrion. Torreon, are you a lawyer? Gago! Oh, di naayari ka tuloy. O hindi mo pala alam yung pinagsasabi mo eh. I know, sir. That is why there are technical definitions when you define a fugitive from justice. There is that leading case on the matter. And a fugitive from justice, if there's already a conviction and you hide, that's fugitive from justice. And the second aspect of it is that if are those persons who, after being charged, flee to avoid prosecution. Here, yung kolatilya kasi after being charged kasi, hindi pa kasi tapos. Kasi meron pa kaming motion for reconsideration dun sa charge aspect. So therefore, the definition of a fugitive from justice does not attach. A layman would probably classify him as a fugitive from justice. So madaling salita, a layman like you... Ed Linggaw, a layman like you would say it fugitive. Pero kasi kami, abogado kami. Since fugitive is a ginagamit siya pagdating sa pag ginagamit para sa korte, so dapat ang gagamitin niya legal definition. Ed Linggaw. Fidela Jumalin, salamat po. So cut the cake. May pakat-cut the cake ka pa. Hindi, alam mo, ginagamitan niya na ng English kasi, amitang ina, galing mag-English ito ni attorney. Hindi, straight si attorney mag-English eh. Magamitan ko nga ito ng mga idioms. Let's cut the cake. Oh, nayari ka ngayon. Cut the cake ka, isang tanong lang sa'yo. Are you a lawyer? So, parang ganito lang eh. If you're not a lawyer, do not use a legal term. Kung gagamit ka ng legal term, you should understand the legal meaning of that term. Hindi ka pa pwedeng gamit ka lang ng gamit ng salitang ginagamit sa legal term. Gago! But learned persons of the law... Tina mo! Learned person of the law. Pinagtawanan nila to. Pero totoo lang, barado sila dito. Nasaktan sila dito kaya nila pinagtawanan to eh. Kasi sinasabi niya, a layman definition, okay, pwede yan. Pero a learner of the law, yung may alam sa batas. Sa madaling salita, sa Tagalog, hindi tanga sa batas. Pero pinagtawanan nila to, watch. Know that if the indictment is still under question, he is not technically yet, at least pursuant to our jurisprudence, a fugitive from justice. Ibig sabihin, according to the jurisprudence, kasi when you say jurisprudence, meron ng decision ng korte noon. Pag nag-decision ng korte noon, ibig sabihin, batas yan na dapat sundin. Yan ang binabasihan. Okay? Yun po ibig sabihin noon. Importante yun. If you are a learner, learned person... Eh, problema, Ed Linggaw, you're not. Tinan mo ah, instead na tanggapin nila, pinagtawanan nila, ganito kabastos to mga to. Okay, sir. So what do you call it? What pwede you call po ako this? Magkamali po. Pwede po ako magkamali. Yes, sir. So what do you call this? Di ba mas madali? Di ba mas madali, attorney, kung magpiansa na lang? Ay, di po. Available ba? Kawa po dito. Grabe din po kasi... Seriously, madam? Magpiansa? Madam! Alam mo ba yung kaso? Naawa ako sa mga ano? Sa reporter na to? Kung sino man sila?
Alam niyo po ba yung ikinakaso sa kanya para magpiyansa? Sa response sa usapan, po diba? Na minadali. Minadali po. Ami, hindi ka learned eh. O, tingnan mo. Bastos to si Llamas, o. Ami, hindi ka learned eh. Tingnan mo ang bastos nito. Nagmana na ito dun sa lagi niyang kasamang vlogger eh. Yeah, bastos to eh. Kita mo yung ano eh. Ang ganda nung sinabi nitong si Attorney Torion. Sabi niya eh, if you're, kasi alam mo, hindi nga siya bastos eh, katulad nitong tatlon, itong si Llamas na to. Bakit sinabi niya, parang di ba sinabi niya, mawalang galang na po, are you a lawyer? If you're not a lawyer, wag mo kong turuan ng term, ng term na fugitive kasi ginagamit yan sa korte. Oh, kaya nga, kung layman ka, ibig sabihin, kung ordinaryong tao ka, pwede mong tawagin ganyan. Pwedeng ganyan yung ano. Pero a learned person, ibig sabihin, yung may alam sa batas na tao, hindi yan ang gagamiting term. O, kita mo bastos nito ni Llamas. Ano sinabi ni Llamas? O, di ba? Ano sabi niya? O, sinasabihan niya ngayon yung babae, if you're a learner person, kung ganun-ganun siya, minamak niya. Alam mo, Llamas, kung hindi mo maintindihan, itigil mo na yung feeling reporter mo. Itigil mo na yung feeling journalist mo. Dinaig mo pa ang vlogger sa pagkabastos eh. Yung preliminary investigation ginawa sa Davao. Oh, tingnan mo, tawa ng tawa yung mga animal. Oh. To the point, tingnan nyo yung cameraman ha. Sabi siguro, tanggalin nyo nga doon sa tatlo, itira na lang natin si Attorney Torion. Tingnan nyo, kasi maririnig nyo pa yung audio, tumatawa sila. Sa positive portion po, no, merong human trafficking aspect. No? Human trafficking aspect. Oh, pakinggan nyo. Sabi, the Davao City Prosecution's Office is mandated to file information in passing. Basic legal effect. The Davao City Prosecution cannot conduct preliminary investigation for... Kita nyo? Naririnig nyo, tumatawa sila sa background? Ganyan nung sila kabastos. Hindi man lang patayin yung mic. Kami, may patayan kami ng mic eh. Pagka inaantok na ako. Oh. Alam mo kung bakit? Napahiya kasi sila. Napahiya sila kaya ang defense... Tinan mo yung reaction nila ha? Kaya sila tumatawa? Defense mechanism nila yun. Na kunwari angat pa rin sila. Pero sa totoo lang, pahiya sila. Yan dapat sa inyo. Crimes committed in Pasig. So if you have a crime allegedly committed in Pasig, Pasig should conduct the preliminary investigation. Let's leave that at, as that. The resolution states that for one crime of human trafficking, okay? Nung pumunta na sa Pasig, naging dalawa yung crime at naging non-bailable pa. Oh. So, tapos hindi lang... Okay. Oh, hakatulang ko kayo ng kabastusan. Kayo na ang pinakabastos na media. Bastos kayong media kayo. Diba? Oh, tell me ngayon na hindi sila bastos. Oh, napahiya lang kayo. Defense mechanism ninyo, tumatawa kayo. Patulang ko kayo. Your Honor, ayan na po ang mga bastos na media. Tinan nyo, tumatawa ha. Sumasagot pa si attorney. Sa penultimate portion po ng information, meron pang criminal forfeiture order. Ano yan? Makikita niyo yung paliwanag niya? Mula sa Pasig, mula sa Davao, inilipat sa Pasig. Tapos, ito, pakinggan ulit natin ha. Oh. Naging dalawa. Yung crime. At naging non-bailable pa. Oh. So, tapos hindi lang okay. Sa penultimate portion po ng info. Naririnig niyo tumatawa? Bastos, di ba? Oh. Ayan ang problema sa iyo, Llamas, kasi masyado ka sumasama dun sa Christian Isguera eh. Sama ka kasi ng sama dun eh. Kaya yan, yung kabastusan mo. Naturingan kayong mga journalist, naturingan kayong mga media. Hirap bang tanggapin?
Ha? Na hindi nyo alam? Information. Meron pang criminal forfeiture order. Ano yan? Yung anti-money laundering aspect, yung keynote pa, no? Eh, it gave the powers on the part of the prosecution to order the seizure of the assets of the accused in this case. Grabe naman, akala ko rape itong Attorney Torion. Bakit naman may aspekta ng money laundering po dito? Ano ba? Oh, hindi nila magets yan, hindi nila matanggap. Isipin nyo ha, anong ginawa? Akala ko ba yung kaso ni Pastor Kiboloy rape? Bakit kinukuha yung property? Bakit kinasuhan ng money laundering? Pinapaliwanag ngayon ni Atty. Torion. Itong tatlong to, tawa lang ng tawa. Itong dalawa, lalo yung tatlong dalawang to. Si Boyabun na ba ito? Hindi ko kasi, hindi ko alam yung pangalan nito eh. At saka itong si Ontiveros. Ah, si Ontiveros. Si Llamas. Pakay dito, pati assets ng kingdom, kukunin na. Okay. I hope you see my point. Yes, Atty. We see. You may be against Pastor Apollo Sikip. Oh, kita nyo. Iyan ang tinatawag na hindi nakikinig. Tinanong pero hindi nakikinig. Boloy, mm-hmm. Some of you may not like him. I love him very much. I have been his lawyer for quite a time. Okay. We're close. But you should also take into consideration that what if this happens to you? A case for rape would be filed against you, and then thereafter the information would state that all your assets, no, in the meantime, because that anti-money laundering law allows the court through a motion to be filed by the prosecution for the issuance of APO. What is that? Asset protection order. And if freeze yung mga assets mo. Lalong hindi nila naintindihan. Tinan mo to si Llamas. Tawa lang ng tawa. Oh. Hindi, kino nyo napansin nyo? Si Llamas talaga yung tawa ng tawa eh. Ano ba Llamas? Yung totoo, bobo ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Tinatanong ko lang, bobo ka ba at di mo maintindihan yung abogado? O minamak mo siya dahil hindi mo lang kursunada si Pastor Kiboloy tsaka si Duterte? O talagang tanga ka lang dahil hindi mo alam yung sinasabi? Nagpapaliwanag dito si Atty. Torion ha, na sinasabi niya, pati assets ni Kiboloy kinukuha. O kaya nga sabi niya, what if it happened to you? Kasuhan ka ng rape tapos kinukuha yung mga gamit mo. Payag ka? O, yan yung pinapaliwanag ni Atty. Torion eh. Ano, anong tawa na ni Llamas? Tawa lang siya ng tawa. O. Hindi, ako nagtatanong lang ako, Llamas, ha? Yung totoo. Bakit ka tumatawa? Dahil tatanga-tanga ka? Hindi mo alam yung paliwanag ni Atty. Torion? Hindi, ako nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong ako. Hindi ko sinasabing tanga ka. Nagtatanong lang ako, bakit ka tumatawa? Hindi mo maintindihan? O tumatawa ka kasi naipaliwanag lad ni Atty. Torion at hindi kayo nakalusot? At hindi nyo naidiin si Pastor Kiboloy? Bakit ka talaga tumatawa? O hindi lang talaga kaya ng level ng utak mo yung lalim ni Atty. Torion? O defense mechanism mo yan? Ano talaga ang totoo, Llamas? Naturingan ka pa namang opisyal ni Pinoy. Ganyan ang asal mo. O, di ba? Oh, ganyan kayo kababoy. Ganyan nyo binababoy yung guest nyo. Actually, ako nga, naano pa ako doon sa babae kasi parang yung kanina, yung babae parang pumipigil eh. Parang nakikita nila yung mga kasama niya, mga bastos eh. Oh, at least to si ano, si, in fairness naman kay Edling Gao, wala na, tumahimik na siya. Suko na siya. Sabi niya, wala na akong magawa, matalino masyado ito. Official pala ni Pinoy. Oo, official ni Pinoy ito dati. Attorney, lahat ng mga assets mo, i-freeze in the meantime, iwala naman yun sa ating batas eh. Okay, eh bakit attorney. Talaga yun doon eh? Yun nga po ang aming punto dito. Okay, maraming salamat, Attorney Israelito Torion. Attorney to Apollo, to Pastor Apollo Kimbala. Yes, sir. Pleasure talking to you, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Salamat po. Oh, kita nyo? Ah. I give up, sabi. I give up! O,
Sabi nga, laughing is a sign of self-embarrassment. Oh, yan ang totoo. Yan ang mahirap eh. Oh, di ba? Wala eh. Pahiya ho sila. Pahiya sila. Kaya wala tayong magagawa. Alam mo, yung mga abogado nyo kasi mga abobobo. Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Mag-iwan lamang ng komento at huwag kalimutang mag-like, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita.